Leo, hi. Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 24 to 30, 2023. This is a general reading sa maaaring kayong makarelate, maaaring hindi, just take what resonates. Panoorin niyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, lahat po ng information nasa description. I'm also selling some of my oracle cards and tarot decks. So if you are interested in that, lahat ng information nasa description, nandiyan yung link ng aking Shopee shop. Ayan. So let's see, Leo, what is coming to you? July 24 to 30, 2023. For Leo. So, tignan natin overall energy ninyo. You have the Knight of Pentacles. You are planning things ahead. Slowly but surely. Mm-mm. So, yung iba sa inyo, pwedeng mag-acquire kayo ng bagong property. At, actually, yung iba sa inyo, hindi nyo pa alam kung ano yung gagawin nyo dun sa property na yun. No? And some of you naman is, hindi kayo nagmamadali. Meron kayong mga projects, plano na you are waiting for the perfect time. Mm-mm. Pwede ngayon, nag-aasikaso kayo ng mga papers, ng mga, you know, yung mga kailangan yung mga requirements. Especially if you're trying to start a new business. Nagka-canvas ka ng mga ano, ng mga materials or ng mga magagamit mo for that business or anything, mga tools na kailangan mo. So, let's see your challenge. Ano yung challenge? The Two of Wands. Okay. The challenge is kung ano, which way you're going to take, anong path. Kasi pwedeng nasa dalawang sitwasyon ka ngayon. Example, meron kang career, may trabaho ka, and you are, nagkakaroon ka ng opportunity to have a business, and you are thinking which path to take. Are you still going to stay in your career and, you know, start the business, or totally leave your career and just focus on the business? Or vice versa, no? But I see you being with someone na supportive sa mga ginagawa mo. So, ngayon ang challenge sa'yo is kung ano, saan, oo. At kung kaya mo siyang pagsabayan in case you want na pagsabayan siya. So, ano yung opportunities for you, Leo? Five of Pentacles. As an opportunity, kung nagkaroon ka ng mga financial struggles in the past, ikaw ay unti-unti nang makaka-recover dyan. Okay? And I think mas mag-ano ka ngayon, magtitipid. Mm-mm. Meron kang opportunity to save money, to focus on only on the things na kailangan mo at yung hindi mo masyadong kailangan na pagkagastusan, eh, iiwasan mo muna. Mm-mm. Ano yung blessing for you? You have the Eight of Swords. As a blessing, maganda to kasi ibig sabihin yan, you are stepping out of your comfort zone, no? Oo, hindi mo na nililimitahan yung sarili mo. Kung dati parang natatakot ka to make some changes or to express yourself, the real you, ngayon, mas ano ka, malakas ang iyong loob. So, clarify natin tong Knight of Pentacles. What is the Knight of Pentacles? You have the Three of Cups. You are networking. Mm-mm. Gusto mo na mas magpalawak ng mga kakilala mo, connections mo. And I see also a celebration coming in sa'yo. Meron ka mga wins dito, mga small wins. So, you're going to celebrate small wins. Okay, this week. Kahit ano pa yan. Diba, may na-accomplish ka for the day. Oh, that's a small win. May na-approve na permit. That's a small win. Nakahanap ka ng materials na kailangan mo for your business. That's a small win. Okay? At least meron progress, no? Hindi mo siya minamadali kasi gusto mo siyang pag-aralan every step of the way. What is the Two of Wands as your challenge? Oh, Ten of Wands.
Kasi some of you, challenging na tong tinitake nyo na bagong landas. Kasi parang ano, gusto nyo pagsabayin pa rin, no? So, ang challenge sa inyo is yung responsibilities, kung kaya nyo bang i-handle, no? Yung responsibilities, yung expectation sa'yo, sa career mo, sa trabaho, or sa business na to. And then, let's see your blessing. What is the Five of Pentacles? You have the Two of Pentacles, yes. So, kung nagkaroon ng financial struggle, ang opportunity for you is to have more income generating activities. So, ibig sabihin yan yung mga bagong pagkakakitaan, no? Pwede tong, yung mga ano, pwede affiliation, yung iba naman is talagang meron kayong business na pwede talagang magpasok ng pera sa inyo, or you're going to be busy creating more money, okay? Kasi ito na yung paraan para mas lalo mong mabalance yung cash flow mo, no? Lalo na dun sa mga nagkaroon ng financial struggles in the past. So, what is the Eight of Swords? You have the Tower. Itong Tower na to, it's like you're making a big change in your life right now. This is monumental. This is, parang you are coming out of your comfort zone. You're coming out of your shell, no? So, meron kang mga, pwedeng meron kang iniiwan na sitwasyon na alam mong no longer serving your highest good. Ito kasing, yung iba kasi sa inyo, napapaligiran kayo ng mga tao na, yung dinedemotivate kayo. Alam mo yun, parang instead na supportahan ka, is laging sinasabi na, ay, hindi mo kaya yan, ganun. Mm-mm. So, for some of you, kayo ay magsistep into your own power na. Parating sa mga Leo. See, you are giving birth to a new idea, a new career, a new opportunity, no? So, yung iba naman, yung mga buntis dyan, maaaring malapit na kayong mga anak. Oo, pwede kasi itong literal na birth, or you are giving birth to an idea na talagang pinag-ukulan mo ng pagmamahal, ng attention. This can be a project, career, no? Or sa business mo. Let's see what else. Ganda naman. Oh, you have Saturn in Capricorn in the 10th house. 10th house is the house of your career. Okay? And you have the riches there. So, ang Saturn kasi is about rewards, no? Karma kasi siya, no? So, kung ikaw ay, you are doing your best, you are doing what you are required to do in your career or business, may rewards na naghihintay for you. Okay? Let's see, ano pa? For Leo, you have the Moon in Sagittarius in the 9th house. Optimism. So, I think, mas ano ka ngayon, mas positibo yung pananaw mo sa buhay ngayon. You are so much connected with your emotions, with your intuition. Ayan yung nagli-lead sa'yo, nagbibigay sa'yo ng guidance kung which path to take. So, alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mong i-handle kung ano man yung mga responsibilities na nasa harap mo. Okay? Let's get more cards. Pagdating naman sa yung money, career, finances for Leo. Challenge yourself to do what you think you can't. Ayan na. Ayan. So, i-challenge mo yung sarili mo. Yung mga bagay na nilimitahan mo dati, no? Nilimitahan mo yung sarili mo dati. Ngayon, i-challenge mo yung sarili mo na you can do it. You can overcome it. Okay? Let's see. Sa love naman. Let's see. Love for Leo. Love, love, love. Ex-lover. Okay. A person from the past affects your situation right now. Oo. So, if there's someone in the past na di ka pa nakaka-move on, might as well look inside you, no? What's the reason? Anong bakit, no? Or, this is about you accepting the things na wala ka ng control and, you know, try to move on, move forward, and focus on your goals and dreams. Kung naapektuhan ka pa rin ni ex, then might as well kumbaga palitan mo yung mindset mo, no? Huwag mong hayaan na naapektuhan ka ng past mo kasi mahihirapan ka na harapin ang future, okay?
So let's see what else. Leo, ito yung self-care message for you. For Leo. Priorities, ayan. The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Yes. Yung mga actions na gagawin mo, dapat yun yung priority mo. Yung priority mo ang iti-take action mo. Happiness. Your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose, yes. So, yun na nga, yung mindset nyo. So, nasa sa'yo na yan kung mga good things ang iisipin mo o hindi. So, isipin mo na yung mga good things na makakapagpasaya sa'yo. Okay? So, that is your reading, Leo. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Leo. See you again.